Magandang araw sa inyo mga pare koy, at isa na namang tipid tips ang may share natin ngayong araw na to. At tungkol yan dito sa ating helmet, at marami tayong iba't ibang uri ng helmet, at bukod sa iba't ibang uri ay tayo din ay nagmo-modified at nagko-custom ng ating helmet na tulad nito. Meron tayong Iron Man helmet. Meron din tayong Predator helmet. At syempre ang usong-uso ngayon ang coronavirus helmet. At bukod sa design at itsura ay meron pang pagkakaiba itong mga helmet, at yan ang kanyang presyo. May helmet na mahal tulad ng ganitong brand. At meron ding mura na tulad ito. Iba't iba man ang design, uri at presyo ng ating mga helmet ay iisa lang naman din ang purpose nito, kundi ang protektahan ng ating ulo sa aksidente. At syempre, habang ginagamit natin ito, mapamahal man yan o mura man yan, ay iisa lang naman din ang patutunguan yan. Kundi ang kabahuan. At ang dahilan nito ay ang mga bakterya na nananahan sa ating mga helmet, at lalo silang dumadami sa tulong ng ating mga pawis. Kasi gustong gusto nila yung mga mamasamasang lugar. At siya nga pala, ang bakterya ay living things. Ito ay may buhay, ito ay kumakain, at ito din ay dumudumi. At yung dumi na yan ang bumabaho sa ating helmet. At upang matanggal mo yung baho ay kailangan mong bawasan, o kaya naman ay talagang patayin mo lahat ng bakterya sa inyong helmet. At kung ikaw naman ay may kaya-kaya at may budget ka, ay pwedeng-pwede kang mamili at gumamit nitong mga deodorizer spray na ginagamit sa ating helmet. At kung wala kang budget at tinatamad ka mamili ng mga ganito at wala kang interest, ay pwedeng-pwede kang maghanap ng alternative replacement dyan sa bahay mo, kumbaga homemade DIY. At kung makikita mo dito sa kanyang nakasulat, kill germs, yan lang naman ang purpose natin upang matanggal natin yung amoy ng ating helmet to kill germs. Kaya maghanap na tayo sa ating bahay na pwede natin magamit na pamatay ng mikrobyo. At siya nga pala mga pare koy, ang isa pang magandang paraan upang matanggal mo yung baho ng inyong helmet ay ito ay inyong paliguan, o kaya naman ay laban, yung mga foam. Yung mga medyo mamahaling helmet, yung mga foam nila, yung mga cushion nila, iyon ay natatanggal, at pwede-pwede mo siyang laban separately. At ito namang iba is pwede-pwede mo siyang paliguan dahil matitibay yung kanyang dikit. Yung medyo mga mumurahing helmet naman, ayan, medyo advice ko lang na huwag nyo na siyang laban, kasi yung mga dikit ng inyong helmet, yan ay madaling matatanggal at maghihiwa-hiwalay itong helmet nyo. Kaya medyo doon tayo sa safe na paraan. At isa sa mga safe na paraan, ito na lang ay ating i-sprayan ng anti-bac deodorizer. At sa bahay natin, ang kalimitan natin ginagamit na pamatay mikrobyo ay ang Lysol. Ang Lysol medyo may kamahalan yon, so wag na lang yon. Then secondly, ang Clorox. Ang Clorox naman ay mabaho. Once na in-spray natin dito sa ating helmet, ay baka naman tayo ay masuffocate sa baho. At lastly, ang ginagamit kong pantanggal ng baho dito sa aking helmet for almost 20 years ay itong alcohol. Mamili na kayo kung anong brand ang gusto nyo. Basta sisiguraduhin nyo lang na 70% solution, dahil ang 70% solution ang pumapatay ng bakterya. At ito inyo lagi lang i-spray na ganun once na ito ay bumaho. At huwag kayong matakot o mag-alala, ito ay hindi nakakasira ng foam, o kaya naman ay nakakatanggal ng pintura. At kung natatakot kayo na baka mabura yung sticker nyo o yung pintura nitong helmet nyo, is huwag nyo na siyang patamain sa labas. Ang buga lang ay dito sa parting loob. At pagkatapos nyong isprayan, ito ngayon na inyong itabi. At hintayin nyo na lang mawala yung mamasamasang alcohol. At pagkatapos, kung gusto nyo, ito ngayon ay inyong isprayan ng paborito nyong pabango. Ayan, sigurado, wala nang amoy mabaho itong helmet nyo. So ngayon mga pare ko, hanggang dito na lang yung ating video. At maraming salamat sa panonood. At hopefully nakapulot kayo ng konting diskarte upang matanggal yung baho ng helmet nyo. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam!